person who will be sharing knowledge and inspiration with us, allow me to mention some of his credentials and accomplishments na talaga namang worth noting. Ano? So, first, he completed his elementary education at Lukban Elementary School for and attended Lukban Academy for Secondary Education. He graduated with a Bachelor of Science in Marine Transportation from Interglobal College Foundation Incorporated and worked as a seafarer from 2008 to 2015. He passed the Maritime School Assessment Program while studying at IGCFI, enabling him to start working on ships at the age of 20. Currently, he serves as the president of the Persons with Disabilities in Barangay Ayuti and the Lukban Association of Differently Abled Persons. He also holds the position of auditor at the Person with Disability Federation of Quezon Province. During his tenure of over a year as LADAP or LADA president, he successfully passed and authored the following. So first, Resolution Number 202302, which is a resolution of proposing the grant of allowance or honorarium to Lukban Association of Differently Abled Persons officers for their basic necessities and performing their functions. Second, Resolution Number 202303, a resolution of proposing the grant of minimum 1% annual budget of PWD to be handled or budgeted by the Lukban Association of Differently Abled Persons, Barangay Officers, for their projects and activities. And third, Resolution Number 202304, which is a resolution proposing the grant of wheelchair-accessible tri-wheel to Lukban Association of Differently Abled Persons for their accessibility. And all of this has been agreed upon and approved by Ms. Mutia Rada, the head of the Municipal Social Welfare and Development Officer or MSWDO. So not only that, he's also quite the entrepreneur. In fact, he and his wife, Mrs. Carmina Palines, are the proud owners of Inspired Clothing, boasting over 12,000 followers. Palines Services, formerly known as Pakisuyo Delivery Services with a following of 11,000, and Quincy Online Shop with more than 1,600 followers and social media platforms. So despite facing challenges, he remained resilient and his aim is to improve the status of his fellow PWDs and promote equal treatment within the differently abled community. He firmly believes that as long as we're alive and have faith in God, there's always hope, especially when prayer, action, and love are part of the equation. So now, it's time to meet him, the man who lives by the motto, hangarin na makapagbigay inspirasyon. None other than Mr. John Michael Garcia Palines. Let's give him a big round of applause.
Hindi na po ako nakagalaw after ko mag-ayaw. Pero hindi ko alam kung anong nangyari. Yung po pala ay nag-crack or nabali ang spinal cord injury ko sa bandang bato na tinatawag or limbic placental. Dito. Sa banda, dito po sa bato. Ang open ako po dito. Medyo halata niya. Pero medyo nawawala na. Dito. Yun po, nang dahil sa aksidente yun, nabago ang buhay ko at buhay ng pamilya ko. Kasi nga, sabi si Man. Sabi nga po, si Man maraming naman. Kaya maraming nagina na, maraming nagsabi na, nagsipa talaga na yun nga po, kasi ako ay lisensyado na si Man. Na dapat ay aakto na ako nung nakasipate ako. Pero hindi na tuloy. Noong na sa akitarin, makakabanda ng national mark. Bangalihan. Makaya po wala. Pagpumalik na. Balik na ulit ang buhay ko. Pero lumipas ang linggo, buwan, taon, hindi bumalik yung aking pagtayo at pagkakalakan. Nung nasa hospital pa lang ako na pag-abilis ng recovery ko, nagtataka naman ako. Kaya naman natutuwa ako. Pero nung umuwi na sa bahay, nung natin ako sa bahay, doon ko, mas dapat naman na parang sobrang bigat yung buwan na sobrang balikan hanggang paa hindi ko nagkagalaw. Sabi ko wala na yan ang pag-asa. Doon ko naisipan na gusto ko ng mamatay. Kasi sabi ko, ano gagawin ko sa buhay ko? Kung nakaikala ako. Ngayon, nandiyan yung mother ko. Yung asawa ko ngayon na hinumay pa kami ng bahay. So, yung mother ko lagi nag-alala sa akin kasi siya naman ay buntis ng panahon na aksidente ko. Sabi ko, gusto ko na mamatay. Kasi wala naman patutunguhan yung buhay ko kung kailan ng mga. Sabi ko, mother ko, hindi. Lumabag ka. Hindi mo makikita kung magiging anak mo. Tapos, malay mo naman, gumaling ka pa. Hindi sana, bukas mo. Nag-over kami, basa. Pero hindi ko tinanong ng Diyos, bakit niya ginawa, o bakit ako pa, yung kailangan na magkakarito. Hindi ko tinanong si Lord. Bakos, sila ko na nalong nalunan na ako. Sabi ko, well, kung ito man ay yung panin, nakalasali pa mo na. Gawin mo ba ako inspirasyon sa marami? Gawin mo yung buhay ko, ipakilala mo ako sa marami nila. Ako yung makikitaan mo para makita nila na totoo ba na may pag-asa yung mga tao ko. Kahit sa pag-aaral na kaayuan o na pag-aaral na kaayuan na naupo ako ay ipakita natin na mayroon pag-asa, mayroon mag-aaral yung nangaling pasang ng Panginoon. And lumipas ang taon sa mga 2015 nung nakasabit ako, hinahanap ako ang asosyon sa lakbay ng mga pinagamitin. Pero wala akong nakakalataan. So, ibig sabihin kaya atin, meron ang pinagamitin natin. Yun nga, dumating ang pandemic, ano ba? Dumating ang pandemic, lahat ang sasokro na ang mga tulong, sa
Ginamit ko ang social media mo para manawagan sa mga tao may halip o disobra. At ang pagkakot na ito, marami ang nagbigay ng balay na sa pinagpalit ng bigas, cash, mga medicine at na hindi lang pinagawa ng pinagbigyan para sa pinagin at sa mga sasabihin na pinagin. Kaya, doon ako nangyala sa ngayon ba na doon, masyado sa tumuhin ng mga tao ito ha? Masyado po rin. Tapos, walay, kumulitin yung pastor na ito, yung pastor na ito, kung ako na ito yung dapat, alam na yun na tayo ng mga pinagin, senior, ayun po rin. Sa mga kailangan na ako, ngayon, pagkakasalan, muna sino ba ang pangalan ko? Sino ba ang mayroong reklamo-reklamo na ay may usapan ng dami? Yan, sa tulad nyo, pagkatawa ako, nilamabso na lang nilamot siya sa next na mag-ibig. Ano ba ang gusto ko mangyari? Yung po, yung strike, nung una, nung una ang pangarap na namin, sabi ko, Ma'am, ang aking pangitapin ng ID ay pangibis na, pero ay pangarap na, ay napapatoy pa rin. Baka pwede na i-request na pangibis tayo na ang gawin natin. Kasi sa akin po naman niyo, siya ang pangarap, sa mga city, sa mga pangarap, siya ang lahat dyan, ibasa tayo ang ID. Sa mga nagpapos niyo po, ang ngayon ay privacy na nilangang sa mga pangkisa. Ano? At yun nga po, napakit naman yung mga nagpapos ko resolution sa lahat. Magpapayon ang mga pangkala at ipanggala ang mga pangkala dito sa lupa. Yung minimum, at least minimum 1% na pangkala sa mga pangkala ang ipanggala. Ano po? Kasi sa kaya sa mga siguro na lahat
this month, halos mapag-ibigin asay, may mga pray ako ng PWD na natutuwa sila sa mga kinano ako. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Pero dahil nakita ko nga na yung mga pinuro pala ay kailangan ng pagpunta na lakas. The which is kapwa PWD ang makikitaan nila na or pagpunta nila ng lakas at inspiration para sila ay magpatuloy. Maraming tatanong o nagtataka na bakit ako ay pinahiyak makikipagpunta sa ibang tao. Lumalabas ako, pumapasyal ako, wala akong pakailangan kung pagtitinginan ako ng ibang tao. Ay naisip ko na lang at siguro nagbubungan sa akin. Kibig sa iyo. Nagtatanong siguro siya na lang, pagka ito na kami ng chip, batang-bata pa. Yun ang lagi ko niya naman. Ang sana naman, para mapakita ko rin sa iba na hindi natin dapat ikahiya yung ating pagiging iba. Dapat lumabas tayo sa comfort zone natin kasi doon natin makikita kung ano ba yung pagiging natin sa mundo ito, kung bakit ba ito ang ibigay sa ating buhay nila. Kasi nang kukulungin mo lang ang sarili mo, hindi mo makikita kung ano ang iyong talent, ano ba ang magiging purpose sa buhay. Kaya sana na, sabi nga nila ma'am, kung meron pang ibang tao may iba na kasamaan natin dito sa solusyon, sana huwag sila mahilang sumangin sa inyo ma'am dahil wala namang kahiyahiya sa ating kakaibang itsura, kakaibang ito na lang. Basta yun. Kaya ako proud ako sa inyo natin pa kayo dahil hindi kayo nahihiya at wala naman talaga na dapat kayo. Pakiyawanin pa ito yung mga sabihin ninyo. Kung ano meron kayo, kung ano kayo ngayon, pakiyamanin ninyo dahil malay nyo dumating ngayong panahon na masasabi ko ninyo buti na lang hindi ako nakulungan sa morpo, buti na lang hindi ako tumigil sa pangarap ko, buti na lang hindi ako nahilap. Ngayon isa na rin ako inspirasyon ng marami. Kaya po siguro ko, tatapusin ko na. Dahil hindi ko na rin basta na rin yung iba na ako masyadong natutuwa yung puso ko kasi kinuha ko ang speaker. Pero siguro magkakasama pa tayo, magkakatulituhan pa tayo, malaki pa tayo mapag-usapan. Sabi ko na lang sa ay-liberty yung mga sa mga po halalay na maging inspiration. Hingan mo ang tatay na. At saka, huwag po ngayon ang mind. May pakita ang inyong sarili at talento. Yun lang po at maraming salamat po. Sa inyo. At ako po sa inyo.